Hello mga ka-busy mind, may isi-share na naman tayong kaalaman tungkol sa interface module. So ito yung interface module ng GIN. So itong module na ito ay one output, one input. So kung makikita natin yung loop connection yan, na yung terminal 1 dito, yun ang line 1, positive. Yung terminal 2, line 1, negative. Yung terminal 3, line 2, positive. Terminal 4, line 2, negative. So itong module na ito, dalawa ang function. So ang model ng module na ito ay S434420. So may 10 din na module. Ang ginagamit lang ng 10 ay nasa mga input signal. Ito dalawa, input at saka output. So mas maganda itong module na ito kasi dalawa na ang function niya. So ang input ginagamit niyan sa mga tamper switch, flow switch ng firefighting. Ito ang connection niyan. So input signal, kapag nag-close ang valve ng firefighting, mag-alarm yung panel, magbigay signal dun sa panel para mag-alarm. Ito yung connection niyan. May 10k na resistor. Yung isang resistor na 10k naka in of line, yung isa naman para sa switching. Ilagay yan sa normally open ng tamper switch or flow switch. So ito, kapag nag close ang valve, naka parallel itong dalawang resistor, kaya mag-alarm yung panel natin. So ang input terminal nasa 11 at saka 12. Ito ang gagamitin natin kapag input signal ang kailangan natin. Kapag output signal naman tulad ng elevator, ang gagamitin naman natin ay yung output signal relay. Yung 5, 6, 7. So depende yan sa i-control ng elevator kung anong gagamitin nila. Pwedeng normally open or normally close. So sa mga door lock naman, magnetic door lock, so kadalasan ginagamit ay normally close yung 6 at saka 7. So sa elevator naman, normally open ang ginagamit, yung 6 at saka 5. Kasi yung 5 normally open, yung 7 normally close, yung 6 naman ay common. So yun ang function ng module na ito, GINT na module, interface module. So 20, makita natin, ang matatandaan lang natin pag 20 ang last number ng module, 2 control, 1 input, 1 output. Yon ang 20. Pag 10 ang last number model ng ating module, isa lang ang co-control niyan, input signal lang. So yun lang ang mai-share ko sa inyo. Kung may natutunan ka sa video na ito, please like and share, at huwag nyo nang kalimutan na i-follow nyo ako. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind!